The great blessing of Taipei's and the biblical responsibility to the church. Amen ba? Amen. Kung bakit tayo nagbibigay ng ikapo sa simbahan, ang mga dahilan ay marami, habang isinalang lang ko ang sarili kong motivasyon. Sabi ng Panginoon, upang magbigay ng ikapo kung bakit ako nagbibigay ng simbahan sa 10% ng aking sweldo. Sabi ko, para makatulong ating upang maunawaan ang dakilang pagpapala ng ikapo ng biblical sa pananagutan sa ikapo. Amen ba? That's why I get 10 reasons. 10 reasons. Number one, to honor the Creator. Upang parangal natin ang lumika. Sino ang lumika natin? Si Lord. Diba? Si Lord ang lumika sa atin. Kaya mababasa natin sa Matthew 22:21. Pero ang babasahin ko lang sa ano lang? Sa Leviticus 20:30. Buksan natin ang Leviticus kasi 10 ano ito eh, 10 verses ito, pero ang ginawa ko lang daw lang. Pero ang babasahin ko na lang yung Leviticus 20:30, number 1. Leviticus. Leviticus 27 verse 30. Sabi ng Panginoon, lahat ng 10 bahagi na maging bine o buwa ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Alam niyo kung bakit? Pag tayo mga kapatid nagtanim pa muna ang palaya. Siyempre, dinidiligan ko yan. Pero ang Lord ang nagpapala mo yan, ay nagbibigay ng bunga. Amen. Diba? Tama ba ako, mga kapatid? Yes. Kaya number two, to acknowledge my heritage, upang kilalanin ang aking pamana. Wow! Ang pamana ay, marami tayong pamana kay Lord. Diba, mga kapatid? Mababasa natin sa Galatians 3:29. Basahan natin yung Galatians 3:29. Dalawa lang ito, pero ito lang isa lang babasahin ko. Kasi hindi matatapos ito. Hanggang alasin ko sana ito eh. Kaya basahan natin yung Galatians 3:29. Kung kayo ay kay Kristo, kayong lahi ni Abraham, tapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen. Diba ang sarap ang ganyan? Kasi, ang pamana natin, lahi binigay ng Diyos, galing kay Abraham. Yung pamana. Kaya, napakabuti talaga ang Panginoon. Pag tayong sumusunod sa Kanya, lahat niya ibibigay niya sa atin. Lahat ng pagpamana. Number 3, to fulfill the covenant, upang matupad ang covenant. Sa mababasa natin, kasi apat ito, pero isa lang ginawa ko, sa Santiago 1:25. Santiago 1:25. Sabi ng Panginoon, ay sabi niya, no? Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod kay kausan, garap na nagpapalaya sa taong pagpapalaya ng Diyos. Sa harap ng kanyang gawain, siya ang taong gumagawa, at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Alam mo mga kapatid, upang matupad ang kubinante, ang pagsunod kay Kristo ay pagpapalaya tayo ng Diyos, pagsinusunod tayo sa Kanya. Pag sumusunod tayo talaga, tayo pagpapalay ng Panginoon. Sa totoo lang, kasi ang pagbibigay, yan ang key of blessing sa ating buhay. Diba?
Amen. Number four, consume my love. Ipakita mo ang pagmamahal sa Panginoon. Kung paano mo siya. Para ipakita ang pagmamahal ko, sabi niya. Mababasa natin sa Solomon, Solomon, awit Solomon 8:7. Awit Solomon 8:7. Awit ni Solomon. Pero awit ni Solomon. At saka babasahin ko na lang yung 2 Samuel 24:24 na lang. Second Samuel 24:24. Ngunit sinabi ng hari, hindi maaari babayaran kita sapagkat hindi ako maghandog kay Yahweh ng arumang walang halaga sa akin. Kaya binayaran ni David ang giika yon ang turo na halagang 50 piraso ng aking ng pirasong pila. Kasi mga kapatid, ang pagmamahal ng Panginoon at ibigay natin. If you love Jesus, you pay your tithes. Di ba? Kasi mahal natin ang Panginoon. Di ba? Pag sumusunod tayo talaga, ibibigay niya lang ang ating pangailangan. Kaya, I pursue my love, sabi ka nun. Pag ipakinatin sa kanya, siya ang magbibigay lahat ng ano natin. Pangailangan natin. Number five, to fulfill an obligation, upang matupad ang isang obligasyon. Babasa natin sa Matthew 23:23. Basahin ba natin yung Matthew 23:23? Hello. Kahabag-habag kayo mga tagapagtor ng kauta at pareso, mga mapagkanwari na ibinigay nyo sa kaisampung bahagi ng naanin ninyo. Nihirapon na ang lingha, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawang maragang turo sa kautusan. Katarungan ang pagkahabag at katapatan, huwag ninyong kaligtaan gawin ang ito at tamang gawin ninyo sa pagbibigay. Higit ang isampung bahagi ng aking ani. Ayun, talaga yan. Talagang obligasyon tayo na magbigay pagkasi. Hindi kasi mabubuo ang simbahan kung hindi tayo nagbibigay. Yan ang obligasyon natin. Kaya lumalago ang church dahil may nagsusuporta. Di ba? Amen. Number six. To escape the condemnation upang makatakas sa paghabol. Di ba? Ang mababasa natin sa Malakay 3:8. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ng Diyos na hindi ngunit pinagnakawan ninyo ako sa paanong paraan sa kaisampung bahagi ng handog? Siyempre, pag hindi tayo nagbibigay, sabi ng Panginoon, siyempre, ninanakawan mo ang Diyos eh. Dapat lang tayo magbigay ngayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kasi pag ikaw nagbigay, lalo kang inipinigdis ni Lord. Tama ba ako? Kaya tingnan mo, mula nung ako ang nagbibigay dito sa church, hindi naman ako nagmamalaki, pero sa Diyos ko lang pinupuri at pinasasalamatan dahil siya ang nagbigay sa akin ng lakas ang aking buhay. At siyang nagpago sa aking buhay ang Panginoon. Yes. Kaya purihin natin Panginoon. Number 7, to spread the gospel upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Mababasa natin ang 1 Corinthians 9:14. Basahin natin 1 Corinthians 9:14. Sabi ka nun, sa ganyan din para
ipinag-utos ng Panginoon na ang nangangaral ng magandang balita ay dapat sa patos-tuson at ikagapoy sa pamagitan ng magandang balita. Alam niyo mga kapatid, ang mga nagtuturo sa salita ng Panginoon dapat natin suportahan. Ang mga mission, mga bagay na ginagamit sa church, yan ang suportahan natin dahil hindi na nagawa ang church kung walang suportahan ang mga membro. Kaya suportahan natin, be encouraged for another, mga kapatid. Di ba? Pagkatapos, number 8, to avoid the curse, upang maiwasan ang isang sumpa. Mababasa natin Malakay 3:9 sabi nga raw, isinusumpa ko lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Alam niyo bakit? Siyempre, sabi ng Panginoon upang maiwasan ng isang sumpa. Kasi pinagnanakawan si Lord. Kung hindi tayo nagbibigay, pinagnanakawan natin si Lord. Tama ba ako? Kaya yung sound natin 30%, dapat ibigay natin sa Kanya. Ito, hindi para kay pastor, para sa church ito, lalago sa ating buhay. Di ba? And now, number 9, to enjoy the God blessing, upang tamasin ang pagpapala ng Diyos. Ayaw mong ma-enjoy yung blessing, mga kapatid? Oh, yeah. Ay, gusto ko talagang ma-enjoy ang aking blessing. Dahil lagi kong binibless araw-araw. Kaya pag sa umaga, Lord, salamat ulit dahil ginising mo ako ulit. Blessing yung Panginoon yan. Yes. Okay. Mababasa natin sa Malakay. Malakay, alam niyo na, 3:10 hanggang Lucas 6:8. Sabing gano'n, dalhinin niyo ako ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko po kayo ang mga bintana ng langit at bubuhos ko yung masaganang pagpapala. Tingnan mo, ang enjoy of blessing talaga, napakabay talaga ng Lord. Pag tayo pa lang nagbibigay, tinitrip ni Lord ang ating blessing. Ay kung hindi ka nagbibigay talaga, curse yun eh. Totoo yan, nasa Biblia. Kaya maraming tao sa church, nagkakaproblema sa church, ganito yan. Nagalit si sister, nagtampo si sister, at kinausap yung isang sister na hindi magbibigay. Yung isa, nauto naman na hindi na magbibigay. Wala na yung dito. Hindi na magbibigay. Ay, huwag kayong pauto sa tao kung matagal na kayo nagsisimbi sa Panginoon. Tama ba ako? Yes. Kasi may sarili tayong decision eh. Hindi yung sarili ng sister. Ang gagawin natin. Pag tayo ang nagbigay, ibigay tuto mo kay Lord, hindi sa tao. Huwag kang magiginig sa tao pag tayo nagbigay. Di ba? Kaya pag nagbigay ka, inututo ka na yung sister. Na ganito, hindi nag-tithes, hindi ka mag-tithes. Ah, hindi maganda kay Panginoon niyo. Hindi naman kay pastor at tatay sa kay Lord eh. Di ba? Kaya hindi ka pagpapalain ng Panginoon pag iyong gagawin mo. At saka babasahin natin yung Lucas 6:30. Maganda yun ito eh. Sigsigligligo maaboy ko eh. Paborito ni Sister Pearl ng boss ito. Sigsigligligo maaboy. Lucas 30, magbigay kayo at kayo bibigyan. Ang Diyos sustong tagal at siksiklingling kumabaw pa ay bibigay sa inyo. Sapagat ang panukot na ginagamit niyo sa iba, siya rin ang gagamitin ng panukot sa inyo. Yun, magaganda, magtayong nagbigay.
Hindi lang ano, talagang puno ang kamalig natin. Ang pagbibigay ng Panginoon. Dahil nasubukan ko na yan eh. Kaya nagbibigay ko, nasubukan ko na. Hindi ako nawawala ng pira sa busa. Hindi ako nawawala talaga. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Hindi ako nawawala. Mamaya may pira naman na may tatawag na naman sa akin. Na ganito. Ibibinta. Oh, ay bibinta na ipatatapon na ako. Ginagawa ko, ibibinta ko naman sa ulay. Hindi magpira din yan. Blessing ni Lord yan eh. Lord yan eh. Diba? Kaya, napakabuti talaga nga. Number 10, to be consistent. Upang pare-pareho. Diba? Nakabuti? Upang pare-pareho ito. Buksan natin ang Timothy 4:12. Timothy 4:12. Timothy 4:12. 4:12. Huwag mong hayaan ang aking kaninuman dahil sa iyong kabataan. Salit, sikapin mo maging halimbawa ka sa mga mananampalata sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalata, malinis na pamumuhay. At saka, basahin pa natin yung Nehemiah 10:10. Oh, Nehemiah 10:31. Mula sa kanya araw ang mga libitan at paglikom ang mga kasampung bagay. Ang ikasampung bagay nito ay dadali nila kabanayaman ng templo para gamitin doon. O, nakita nyo? Kasi yung ibinibigay natin mga tithes para sa church yan, hindi para kay pastor. Kasi ginagamit natin, nagbabayad tayo ng ilaw, nagbabayad tayo ng lahat. Di ba mga kapatid? Kaya pag matagal ka na sa Panginoon, nasasabi ko, pag matagal tayo sa Panginoon, huwag kayong patayin sa ibang tao. Kung sinabi ni Petra, ganito, huwag kayong susundin dahil may sanayin na kayong desisyon. Diba? Diyos lang ang sinusundo natin. Sasabihin ni sister, hindi ka na magtayos, hindi ka rin magtatayos. Ay, hindi tama yun. Wala na yung dito. Ay, hindi tama yun. Ay hindi, wala ka pa sa yun, sa Panginoon, pag gano'n. Pag mayroon ka, pag sinasabi sa'yo ni sister, huwag mo, pabayaan mo na yun, basta tuloy-tuloy ka lang sa Panginoon. Hindi ka titingin sa tao, dapat tumingin ka sa Diyos. Amen! Diba? Amen. Kaya purihin natin, Panginoon, ito lang po. Tumang si Glory. Amen ka, sinagpala pa kayo.